speech ng propeta. Follow-up question. Please observe and not take 5 minutes, well, otherwise you will take on the presentation. Ano? So, 5 minutes maximum ano, in answering questions. Okay, Brother Joel? Alam mo mga tao, ang na subject na kabalian sa Diyos. The Lord ng Amen. Dapat talagang meron tayong common grounds. Saka maski na sa meeting natin, dito sa ministers meeting, meron din tayong common grounds. At ang common grounds na natin talaga, yung bahay. At kung meron lang, halimbawa, sa mga fulfillment ng prophecy, di ba? Yung pagpapatuloy ng science, yung mukha dati, yung term ng super fecundation, hindi naman ata nagamit ni Brother Branham yan eh, yung panahon niya. Pero yung super fecundation, ito yung proof ng science na pwede talaga magkaroon ng mag-conceive no sa isang womb na magmula sa magkaibang tamang. So pinroof lang ng science kung ano yung bagay na sinabi na ng propeta. Hindi ito para panibagong mensahe o panibagong kundi nagdagdag lang ito na lalong linaw para maintindihan natin sa bagay at ma-confirm. Pero kasi nga, kumpleto pa tayo sa mga ito kung hindi talaga hanggap ng mga tao pag-presentahan natin, wala naman tayo doon magagawa. No? Pero sa atin na tayo ay naniniwala at sinasabi natin, naniniwala tayo sa propeta, naniniwala tayo sa mensahe. Well, kung ang scripture kasi, no, it will be it in the scripture. Nasabi ng scripture, he that receiveth the prophet in the name of the prophet shall receive the prophet's reward. So, para sa akin, scripture na yun. Thus saith the Lord John, di ba? He that receiveth the prophet in the name of the prophet shall receive the prophet's reward. Kaya bakit tayo na iba sa mga morbos? Bakit tayo na iba? Hindi naman vindicated yung mga propeta na yun. Na kumbaya, they are prophets among their believers, among their mouths. Pero ang propeta, si Brother Branham, which meron tayong mga bisita dito, but this is a message ministers meeting, so we are talking about message terms, no? Kaya, dahil sa vindication ng Panginoon sa ministry niya, sapat na yun para may apply natin. Para sa akin, may apply ko yung scripture that he that receiveth the prophet in the name of the prophet shall receive the prophet's reward. Kung nagkamali si Brother Branham, may mga kinor, i-correct yun ang Panginoon. Kagaya nung tungkol sa seal, di ba? Sa first seal, kinoreksyon ng Holy Spirit, yung pagpunta niya sa Jerusalem, na yung ministry niya, na-inspire siya. Kasi yung spirit and power, no? Yung anointing ng Elijah ministry, nandudulo sa kanya. At nandun, inahatak siya. So lahat ng mga bagay, ready na, handa na lahat. At kung siya ay nagpunta doon, natuloy siya ng Jerusalem, eh talagang may mangyayari sa Israel. But it would have been outside of the perfect will of the Lord. So, may mga bagay na kinukorek talaga siya ng Panginoon dahil maliligaw yung mga sumusunod sa kanya. Di ba? So, ngayon, merong mga scriptures, okay? May mga scriptures kasi na pinutin ng prophet. Di ba? Halimbawa, as a seventh star doon sa Revelation chapter 3, verse 14, di ba? Yung seventh angel, Revelation 10,
7, Malakay 4, hindi ito bago sa atin, di ba? 4, 5, and 6. Pero yung Luke 17:30. Yes. Yung Luke 17:30. Kung pag-aaral lang natin ito, yung Luke 17:30 is the Son of Man in a Son of Man. Right. Di ba? So, may mga bagay na makikita ninyo, maging ang ministry ni Brother Branham ay nag-progress until makarating siya doon sa punto na the Son of Man is speaking through a Son of Man. So, a Son of Man is the prophet. No? Na na-fulfill sa kanya yung 3:14, yung 10:7, at saka yung 4, 5, and 6. No? Siguro yung pwede pa natin i-post yung statement. So, ito ay yung Revelation chapter 3, verse 14. So, makita natin yan. Doon sa church ages, di ba? So sa doon sa church ages, yung ikapitong anghel na nakita natin na fulfill sa kanya yun. Anong nangyari, di ba? So katulad siya ni Moses, so tinawag niya ang Israel palabas ng Egypto, di ba? Pero nag-travel pa sila ng wilderness pagkatapos pumasok doon sa promised land. So merong stages yan, di ba? So pagkatapos yung Revelation 10:7, merong appearance ng mighty angel dito sa Revelation 10:1. No? At yung Malakay 4, 5, and 6, ito yung sinasabi natin, yung restoration. Kaya ko sinasabi, yung Malakay 4, 5, and 6, restoration na rin, di ba? So restoration, yung ministry ito ni Elijah. Okay? So si Elijah, ibinalik niya yung altar. Di ba? So restoration yun eh. Restoration ng altar yun eh. Pero hindi natapos sa restoration ng altar. Di ba? Meron tinatawag tayong evening sacrifice. Yung love na inilagay doon sa ibabaw. Di ba? And that's the word. At dito, mapupulti yan mga kapatid. Fulfilling Revelation 10:7. At pagkatapos dito, yung Luke 17:30. So nagpo-progress ang, nag-progress din ang ministry ng prophet. Hanggang sa maihatid niya talaga, no? Na magala doon sa ministry niya, kaya nga yung dinify niya rin yung coming at saka yung appearing. Di ba? So yung coming ay may kinalaman nito doon sa kanyang physical coming, but the appearing, sabi niya, but the appearing is now. Why? Because Luke 17:30, amen, ay natutupad doon sa kanyang panahon. Di ba? Katulad ng nangyari, nung kaharap ni Abraham si Elohim, nakatalikod siya doon sa torta. Di ba? Hindi niya nakikita siya, no? Kausap siya. Pero sino ang nakakaalam, nakakilala? Bakit kilala niya si Abraham? Siya nagbalik ng pangalan eh. From Abraham to Abraham eh. From Sarah to Sarah. Gumana yung discernment. Di ba? So, ganun din nangyari. So, yung nangyari din ito sa ministry ng prophet, isang patunay ng mga kapatid, na mayroong nangyari sa ating generation, na natupad ulit yung Genesis chapter 18, no? Na replica, duplication, or maybe wrong in the terms, pero yung mga bagay nito, may nangyari kasi dito sa atin. Ito vindicated. Kaya, nandito tayo sa minister's meeting, hindi para isipin natin ano ba yung mali na sinabi ng propeta o ano ba yung tama na sinabi niya. Hindi. Kung ano yung sinabi ng mensahero ng Panginoon para sa kapanahon na ito, dapat yun ang pag-uusapan natin. Because if we present another book at pagkatapos, ito ang gagamitin natin para i-decipher, i-scrutinize ang mensahe, then that is always an argument. Di ba? So it is on the point of you really believe the prophet or not. Yeah. Di ba? If you believe the prophet, believe him 100%. Yeah. So if you don't believe 100%, then that does not make Brother Branham as our Pope. Di ba? Or a substitute to Christ himself. Pero that is not very close. Tignan nyo yung nangyari sa ministry ni John. Ano sabi sa ministry ni John? Di ba napagkamala siya? Ano sabi ni Kanula? Are thou the Christ? Di ba? Kasi very close kasi. Di ba? Very close kasi. Because hindi siya yung light, but he was the witness of the light. Dahil sa kanila close, amen, sa ganang niyang pagkakilala, mga kapatid, yung reflection, mga kapatid, kaya na pagkakilala, ikaw na ka ba yung Kristo? Di ba? So, ganun din sa declaration natin, we have to understand.
Di ba, galing sa ministry. Okay, nakaiba na sa ibabaw ka na sa ibabaw ng platform. So sabihin niya, teka muna sandali, ang pangalan mo ay Eva, ang abilido mo ay Yus, and your house number is 633, something like that. At ikaw ay, ganito yung karamdaman mo, pumunta ka sa ganitong doktor, at ang sabi ng doktor sa'yo ganito, hindi yung tao nga kapatid. Hindi yung karamdaman ng Diyos. But there was a presence of God. Amen? Hindi naman ito natin. Hindi yung para patunayan, pero yung discernment, hindi yung ang mensahe. Diba? Ang mensahe mga kapatid, yung pangyaran niya mga kapatid, dito na break yung salita ng Panginoon. Dito sa the Bible that we are holding, King James, the Baptist on that same Bible. Pero lang tayo na iba, yung breaking the word, because the Bible is a seed. Amen? Pero yung mga elementong nandiyan mga kapatid, only the seer, the prophet, amen, ang nakakakita hanggang doon sa loob, sapagkat siya ang pinagpahayagan na natin kami noon. Amen? So, hindi ba lang, walang iba na pwedeng pumantay sa mensahe ng propeta, kasi yung mensahe ni Brother Branham, hindi niya unang-unang mensahe yun. Mensahe siya ng Diyos, na itinukalang ng Diyos ang sibidya, mouthpiece siya ng ating Panginoon eh. Di ba? So, if you don't believe the mouthpiece, you don't believe God. And if you don't believe the mouthpiece, you don't believe the message. Kaya, yun ang isang bagay na kinakarating. So, hindi ito mga kapatid, na-scrutinize natin ito. Now, we're standing on a balance ground. Nirecognize natin, meron talagang naniniwala, di ba? Naniniwala na ganyan. Kaya lang, ang tanong, meron ba niyan dito? Eh, wait, natin pag-usapan yung stand ng iba. Pag tumayo ka dito, sabihin mo yung stand mo. Di ba? Huwag naman na sabihin yung stand ng iba. Ano ba stand mo? Kasi wala sila eh. E baka mamaya, meron silang stand. Sinasabi natin stand. They have no chance to defend themselves. Kaya tayong nandito, mag-usap tayo kung ano yung stand natin. Okay? So yun lang. Para lang sa ganun, makakasagot tayo sa tanong. Okay? Okay. Okay. Guys, nalari kayo ng maga, nagay ng panghari, bago kayo magsimula. All presentation must be in light with the scripture and message of the hour, ano? Para sa ganun, nandun tayo ng common ground. So, meron po tayong ibang... Dito kasi nakita ko dalawa ang viewing. Yung presentation, pag tinignan mo message, kasi parang nakita mo bilang tao, yun. At pag ikinilalaman mo ang message, na si Barbara, pag hindi natin hinati, na iba si Barbara bilang tao. No? Kaya pag ang tao lang silang baka, yung presentation na yun. Pero ang message ko ay hindi si Barbara now. Diba? Kaya ang message, hindi po mahirap ipaliwanag ka. The Bible is absolute. Diba? But the real interpretation of the Bible is absolute. So, kasi wala namang interpretation ng Bible, kundi ang Diyos mismo ang nagbigay ng interpretation, yung light na bumaba sa Word. So, si Barbara siya ng mga bagay na hindi pa natin siya, alam na sabay niya. Behind dun sa kwarto, pinakausap siya. Pinakausap sa Panginoon. At kung ano yung sinasabi siya, ano yung represent niya. No? Whatever na imprint niya, hindi yung message yun eh. Yun ay message galing sa Panginoon. At siya ang mensahero para i-reveal ang mystery ng Bible. Yung revealed word, hindi si Barbara. Kaya kung revealed word ang ating kilalanin as an absolute, it means to see, si Lord o God ang ating tinigala na absolute because the spoken word is the message of God. So, dalawa po eh. Kailangan na makita na si Barbaran bilang tao lang siya. Hindi natin sasambahin yun at siya may kahinaan. Pero pag pinusapan natin si spoken word, wala pong kahinaan doon. Hindi yun si Barbaran. Siya instrumento lang. Sabi niya, ako'y microphone lang at ang sasalita kayo ang Panginoon. So, yun lang po. Praise the Lord. So, in good summary, ano, ang sinabi ni Brother Joel, naiiwala rin siya na ang ating absolute is the Bible and the absolute interpretation of the Bible is the message. So kung meron na mag-challenge sa sinabi ng presentation kanina, yung sa Bible na hindi natin alam na sa Bible. Yung din nasabi mo. So, Brother Jerry. Parang question. Tanong ko lang kasi at least para comment pa nga rin. Yung first pool saka second pool, yun ang pamitin Pastor Danny,
tagal naman na rin ang magbabasa ng message, talagang hindi na chinesik na Bible. Pag-tastate talaga yan. Pero yung sinasabi ako kanina rito, na yung lahat mo yung nasa booklet, pati pagkubo, hindi siya the state of the Lord. Ako naman. Sabi ko, sabi ko, yun ang ibig sasabihin. So we have to check it out. To check it out sa Bible. Yung third pool, or yung tinatawag na statement ng prophet na may mga nabuksan siya tungkol sa Bible na hindi natin alam, yan po yung kailangan nating patunayan. The question is check. Okay? So yun po, pastor, yun po ang ano ko lang. Paliwanag nyo rin kung tama ba ako mali. Okay, yung pagkukura ko na sa Bible, ano? Ito sa ano? Not dapat sinulat ang may tanong. Ano naman yun? Hindi natin kailangan pumunta sa Bible school para malawa natin yung pagkukura. Hindi naman doctrine. So anyway, ang punto lang naman natin dito mga kapatid, ano ba, narinig ba lahat sa propeta? Okay? Nakusabihin ko sa inyo, oo. Yes. Diba? Pero pwede ko rin sa'yo sa routine. Eh. Depende kung saan natin. Sasabihin ko sa'yo kung lahat ng bagay na kailangan mo para ma-rapture ka. Yes. Pinahayag niya sa propeta. Kaya kailangan natin sa lisig. Ito ang sinabi ng propeta. Ng Diyos sa pamamagitan. Actually, pag sinabi natin sa akin ng prophet, kasi nasabi naman natin eh, according to God as He has spoken to His holy prophet. Yes. Diba? Ganun lang naman dito eh. Bakit kinukot natin si Pablo? Diba? Ganun lang naman ang ano. No? Pero lahat ng bagay, para pagdating ng rapture, mahanda tayo sa body change. Pinahayag mo sa prophet. Diba? Pero pagdating natin on the other side, eh, di naman tayo magtitingin na lang sa eternity. May mga bagay pa rin doon na it will be as old, it will be, you know, para pumingin natin, sampahin natin ang Panginoon. No, yun isang bagay na pala. Pero kung nasabihin mo sa atin, na may hindi na repeated Brother Branham, pero na-reveal sa'yo, kaya nagkakas kong makinig sa'yo, eh, pasensyaan na lang. Di ba? So yung bagay na nag-uusapan namin dito, ano ba sinabi sa Cristo po sa ating kapanahonan? Kasi 1,100 printed na mga books yan, na mga sermons, di ba? Which, yung iba, naniniwala, dapat siya na nalala. Pero mga kapatid, kung aamin lang tayo, pagkaya mo lang, invisible union, di ba? Ilang beses ko na ako. Aamin ako, ilang beses ko na yan binasa. Pero every time na magbabasa ko, makinuwala ang umusap sa akin. May mga bagay na pinapahayag siya ang sinasabi. Sa church natin, maharal tayo, same subject, same thing. Pero dahil tinatagpo tayo ng ating Panginoon at may mga pangailangan na kailangan kabutin sa kongregasyon natin, namumusap pa rin yung Panginoon. Yes. Diba? Yun naman yung inayon natin. Pero regarding major doctrine and spiritual needs to prepare us for the coming rapture o pagdating ng ating Panginoon. Naniniwala ako, bago kinuha ng Panginoon ng propeta niya sa ating Panginoon, wala nila sa eksena, eh, ibinigay niya na kung paano yung kalabal, iniwan ni Elijah kay Elijah. Di ba? Eh, wala namang mabuti doon eh. Pero sa inyo, alis na naman yun eh. Pero ipinapakita lang doon sa atin ng Panginoon. Natapos niya na yung ministry niya. Di ba? So, ganun lang naman na nakita natin. Kaya ang five-fold ministry ay hindi isang panibagong alipunan ng mga ministro para mangaral ng mga bagay na hindi itinangaral ng propeta. Diba? So kung papaano si Joshua, sabi ng Panginoon sa kanya, my servant Moses. Diba? Wala na siya. Pero ano sabi ng Panginoon kay Joshua? Huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Diba? Para sa nagtagal ng Israel, ang totoo na kay-state siya kasi ang ministry naman ng Panginoon ang kinabas niya ang Israel. Galit talaga sa promise natin. Diba? O kaya kanagang doon lang talaga si Moses. Pero lahat ng mga bagay na kailangan po natin, personal kung ano to, na nalang naniniwala ko, ipinahayag na yan sa messenger sa panahon natin. So, at least, di ba, sa discernment, hindi na natin yan kailangan i-check. Pero hindi na-check-check pa rin eh. Di ba? Alam niyo, may mga movement nga sa Amerika, mayroong mga movement na nakawitness. Maging sa panahon niya, sine-check nila. Merong patutuo, ito patutuo, from the mouth of the personal eyewitness, no? Sa si Brother Brennan, meron siyang dinitern na itong tao na to, sabi niya, your house number, sinabi niya, doon sa congregation, eh, may nakakakilala doon sa tao.
na kapitbahay niya yung sinabi ni Brother Branham. Ito yung, dito ka sa ganitong address na katira at tumayo na binupuri ang Panginoon dahil nalaman nga ng kapatid kung ano yung address niya eksakto. Pero yung kapitbahay na dati, sabi niya, talagang palabas lang to dahil kapitbahay ko to, yung tinuro niya, kapitbahay ko. Kung hindi ko nagkakamali, sa loob ng 5 taon, kapitbahay ko, alam ko yung bahay at hindi yun yung address. Yung pala nagtrabaho 1 week yung ako. Nagtrabaho 1 week yung dati niya kapitbahay, wala na siya doon. Yung pala 3 days pa lang na lumipat yung kapitbahay na doon sa panibagong address. No? Pero may mga nag-scrutinize pa rin, may mga nag-check, di ba? Kaya nga sinasabi natin, ang ano po dati, ang ano natin dito yung katulungan, di ba? Nagtutulungan na naman tayo, kung yung pananalo ng Panginoon sa atin. Kaya lang minsan, pagka talagang ang sasabihin natin ay with due respect, kaiba doon sa pinangaral ng vindicated prophet na ating Panginoon. Doon lang naman tayo, pero nagpapasaya naman sa meeting yun. Diba? Kaya lang, lagi po uwi lang din tayo. Ako, kung tatayo ako dito, ang sasabihin ko lang din kung ano yung na-research ko na pinahayag sa akin ng ating Panginoon. So, ganun lang naman yun. Hindi natin mo na maliwanag. Hindi ako naniniwala si Brother Brandon Gross. Diba? Hindi yung parang naman tayo nagkakaisa po ito. Kasi nilalagay lang naman natin sa puso. Kaya lang, ito pong mga scriptures na ito, hindi na yan bago sa akin. Pero yan po ay meron din tayo nagsasabi, stages din ng ministry ng prophet sa generation natin. Kaya baka naman yung iba, baka ito yung nami-miss ng iba na hindi nila nakita yung progression ng ministry. Baka hanggang doon lang sa come out ng ministry, di ba? Pero yung coming in at yung pag-represent, katulad yung pag-restore ng altar, at saka nung ilabag yung evening sacrifice, yun talaga yung word eh. Pero yung restoration, ipinwesto pa lang yung altar di ba? Pero ang talagang yung mensahe talaga, yung kurdero. Kaya ganun din naman, ganun lang naman ang pananong ko, brother. So, hindi yung, hindi naman natin kinukot, sabi ni Brother Branham, good morning, friends. It's Sunday today, a prayer meeting with me. Sabihin mo ba yun, common sense with tela, hindi yun yung pinag-uusapan natin, pati magpupo, pati magpating, hindi yun. Huwag naman ganyan. Hindi nga tatlo. Napakaraming musikos na nabagin sa Pedro Branham. Kasi ilan niya, kasama yung pipihan at susunod niya kung ano yung susunod niya ng babae na walang anak. Pero kung mabasahin natin ang Bible, hindi natin yung pinipin sa'yo. Pero sa akin, pinagin sa Pedro Branham at experience namin. Pero kung tayo nababasa tayo ng Bible, alam na natin yung talk ni Brother Branham kagad. Kaya yun ang gustong sabihin ni Brother Branham. Naalala ko si Pastor Danny. Kalam na kalam po kami ng Christmas on November 1 meeting natin sa Mindy Ruby. Iba yung sinasabi niya, yung sa word, at nakakalas po yung tayo. Pero alam diba, let's not bless yung buba, let's not bless yung humilyeso. At iba yung sinasabi niya, alam ng tao, kung may pipis sabihin niya, kasi nagbabasa kami ng Bible. Nagbabasa tayo ng Bible. Kasi, hindi na hirap natin yung pindihin, kasi dito sa Espiritu tayo. At ang Diyos, meron siyang pinapakain talaga para sa Nobya. Nung sa hindi Nobya, pati din po rin yung kala sa kanila. Pero sa Nobya ng Panginoon, nakakabalik po rin tayo ng Lord. Oh, I mean to say, yung terminal na yun. You are not all right, no? If you go out and say,